At kaugnay nga po ng sinasagawang balikatan exercises sa ngayon, balikan po natin ang isyong ito. Makakusap po natin sa linya ng telepono si AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang. General Katapang, magandang hapon po sa inyo. Hi, magandang hapon din po sa inyo at sa tagapakinig niyo po. Apo, General, ito pong balikatan exercises ay kumbaga ano po ang inyong assessment ito ay nakakadagdag dun sa tensyon sa nangyayari po ngayon dyan sa may Panatag Show? Well, wala naman pong exercise dun sa may Panatag Show. Ang naging exercise po kanina ay dito banda sa San Marcelino, dun sa Naval Education and Training Center. So, ito naman pong exercise na ito, taon-taon pong ginagawa ito at nakaplano po ito na wala naman pong iniisip itong ibang bagay kundi palakasin ang ating interoperability at relasyon sa Amerika, and now kasama na po natin ngayon ang mga Australiano, and together with some ASEAN countries, Japan, Korea, as observers, opo, pati East Timor o Timor Leste. Opo. Sa paano pong paraan nyo nakikita magbe-benepisyo po ito pong ating bansa o ito pong mga sundalo dito po sa balikatan na ginagawa po taon-taon? Well, ano nyo po, ang parating ko sinasabi, ang gera na harapin natin ay panay-global na po. Global terrorism, global climate change, global maritime concern, global transnational crime, and hopefully not global proliferation of weapons of mass destruction. So ito po yung mga issues o challenges na pinagtutulungan natin maintindihan at maging conversant tayo. Kaya po yung mga trainings natin for this year, it's about maritime security po ang pinag-uusapan. Maritime domain awareness. Ganun po. Apo. Yung pong nangyayari ngayon sa malaking dito po sa issue po ng West Philippine Sea, no? Paano po ina-handle din ng AFP yung sitwasyon at meron ho bang direktiba ang Pangulo kung paano po ito i-address ng pamunuan ng AFP? Well, of course, ang order po sa atin ng ating mahal na Pangulo ay continuously to monitor the area and kung ano yung ganong developments in the area, and we submit it to the Office of the President through the Department of National Defense and then Department of Foreign Affairs. Opo. Opo. Aha. Sa laki ho at laki ng China at kakayahan ho nila na talagang gumawa ng mga isla na ganito, no? Hindi ho ba nakakaramdam ng kahit papaano frustration yung pamunuan ng AFP na kumbaga parang halos nakagapos yung kamay natin na talagang wala po tayong magawa sa lakas o laki nitong China po? Well, ang utos mo ng ating mahal na Pangulo to a peaceful, diplomatic, and international law of the law of the sea ang approach. Kaya po, we are just following the orders of the President. But with that, as it may, continuous naman po ang ating pagsasanay at pagpapalakas just in case na kailanganin na po yung ating armed forces. Apo, yung pong mga limbawa, mga monitoring, yung satellite pictures, yung mga surveillance po na ginagawa at paano po ito? Katuwang din po ba ang Amerika dito? Nagpapalipad ho ba sila ng mga drone para makunan po na litrato itong mga artificial islands na ito po reclamation po na ginagawa ng China? Wala po yan. Sa sarili po nating mga aeroplano ang ginagamit natin. At kuminsan,
gumagamit din tayo ng ano ng sa either Navy o Air Force planes ang ginagamit ang pag-monitor po doon sa mga lugar. Apo. Kayo ho ba'y nababahala doon sa, yun nga po, ano, kung ma-set up na ito, magkaroon ng talagang military facilities, yung kalayaan natin sa pagdaan sa mga areas na ito, yung sa airspace, ngayon, yung mga mangisda, nakikita na natin na kayang-kayang harangan ng Chinese Coast Guard, yung dating pinupuntahan nila. Nababahala ho ba kayo, hindi lang sa seguridad, kundi sa kaligtasan ng mga magdadaan po dyan sakaling matapos po itong maginagawa nilang pag-reclaim po sa mga area na yan? Of course po, nababahala tayo kasi unang-una, meron tayong, yan eh, nasa bakuran natin. And sinasabi natin na dapat naman, mismo bakuran mo naman, hindi ka pang pinagbabawalan. Parang nakakapagtaka naman na lupa mo na o lugar mo na na sa katagalan panahon, kaugalian na natin ng nangingisda dyan. Ngayon, pinagbabawalan tayo. Sa katagalan ng panahon, dumadaan na mga barko natin dyan. Mga Coast Guard ships natin dyan, dumadaan. Ngayon, pinagbabawalan tayo. So, talagang nababahala tayo. Kaya ganun naman na natin pinapaamo sa ating kinaukulan, sa ating katastasang mga leaders na malaki na, malawak at matindi na ang pag-re-reclaim na ginagawa ng China sa area natin. Apo, yung pong yung partnership po ng US military dito sa AFP, gaano o mga ilang porsyento ba sila maasahan kung sakaling talagang kailanganin po ng AFP ang tulong nila sa issue na ito? Meron ho bang nababanggit sa inyo yung mga commanders po nila na dumating dito sa Pilipinas? Well, maliwanag po sa ating pagkakaintindi na itong West Philippine Sea, labas po sa usapan yan ng paghingi ng tulong under the Mutual Defense Treaty, kasi ang pinag-usapan lang yan ay yung ating mismong kapuluan o mismong Pilipinas. Now, bagamat itong mga lupa na ito o isla na nandyan sa West Philippine Sea ay pinagtatalunan pa, so maliwanag na sinabi ng Amerika na hindi kami ma-involve dyan. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy po ang kanilang pagsasabi na handa silang tumulong. At ngayon nga po nagkaroon tayo ng another balikatan, nakikita naman natin na nagdadala sila ng mga sundalo at mga kagamitan na kakailanganin na sa mga dadating na panahon, kung kinakailangan, pwede rin natin magamit. So, alam niyo po, napakagastos po ng gumalaw ang isang sundalo na isang bansa sa mismong within the country na nandun na sila. Di lalo naman po, kung kita niyo naman po Amerika, it's about 12 hours travel. Mag-move sila ng mga 5,000 troops para lang pumunta dito at sumali sa ating yearly exercise. Makikita natin ang sinseridad at talagang iwala natin sa kanila na kung magkakaroon ng magkakaipitan, nandiyan sila para tumulong sa atin. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag si General Gregorio Katapang Jr., ang Chief of Staff po ng AFP. Maraming salamat. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.